warning po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Seapards pong muli ito ng Hito Kaalaman. At ngayong araw po, ang ika day 1 nitong ating pong mga pinaanak na hito. So ito pong ating mga day old fry. Okay? So day 1 na po siya. At inalis na po natin dito yung hatching tray. Okay? So nilagay ko po dito sa dalawang bakanting tank ko. At dito sa unang tank ay inilagay ko po yung mga babaeng hito para makapagpahilom naman ng kanilang mga sugat. Yan. So pinagagaling po natin siya dyan. At hindi muna natin siya pinakain. So nilagay muna natin siya dyan. Tapos mababaw lang ang tubig upang maghilom po yung kanilang mga sugat, dahil sila po yung mga hinilis po natin, yung mga kinuhanan natin ng itlog. Tapos ito naman po yung mga hatching tray. So tatlo yan, patong-patong na po sila dyan. At nilagay ko po dyan sa isang bakante po na yan, sadya pong nakalaan po dyan yung mga hatching tray po na yan. Sadyang bakante po yan para paglagyan po nila, dahil kapag inalis ko po sila, hindi may iwasan na may sumama po sa kanila. So ilalagay ko po sila dyan. Yan, para dyan po mapunta yung mga sumama na mga fry. Yan. So dyan po sila hihiwalay dyan sa tank po na yan. So after nilang humiwalay dyan sa hatching tray, so saka ako tatanggalin yung hatching tray po na yan. Okay? So yan po, patong-patong po yan yung tatlong hatching tray na po na yan. At hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano mag-alis ng hatching tray, kasi medyo mahirap po. At mahirap pong mag-video kapag ganun po. Pero madali lang pong alisin yung hatching tray. So pag alis nyo po, ay ilagay nyo lang po doon sa inyong bakanteng tangke, upang doon po bumaba o doon po mapunta yung mga fry na napasama po doon sa hatching tray. So ito naman po yung tank natin na isang female lang yung yung nailagay po natin dito. Yung egg ng female na isa ay dito lang po natin nailagay. So isang peraso lang po yun, kasi sabi ko nga ay nag-reject po yung 6. So 12 po yung aking pinaanak. Na-reject po yung 6. So 6 lang po yung aking nakuhanan ng itlog. So dito sa tank na ito ay isa lang po yung aking nailagay na female. Yan. So yan, marami-rami naman din po yung napisa. So tingin ko nasa 40% po yung napisa po dito dun sa isang female po na yun ng mga itlog. Yan. So medyo maliliit lang po yung mga fry, talagang mahirap po mabidyohan at makita. Tapos yung tubig po nila ay ganun pa rin po, 10 inches po ang taas. Yan. Tapos tuloy-tuloy pa din po yung tubig para patuloy na lumabas yung lansa. Yan. So yan, kapag mga day 1, mapapansin nyo yung mga fry ay nasa ilalim na po ng tangke o ng nasa floor na po. Okay, so doon na po sila nag-i-standby. So ito naman po yung pangalawa na pinaglagyan po natin. Ang nailagay ko po dito ay isang egg lang din po ng female. Yan. So ito, kagandahan dito, kahit isa lang po siya, ang nailagay ko dito ay 90% naman po yung napisa. Okay, so hindi kagaya nung nauna ay 40% lang. Ito 90%, kaya medyo talagang maganda po. Yan, kung makikita nyo yung mga, yung brown na kulay po na yan, yan po sila, nakalapag po sila sa floor, tapos naka-steady po sila. So yan, ganyan po ang gawain ng mga day 1 na fry. So nakatambay po sila palagi dun sa mga sulok-sulok, dun sa mga gilid-gilid. Yan, oh. Tapos nagsasama-sama po sila, nagdidikit-dikit po sila. Yan. So para po sa mga wala pang idea, so yan po yung itsura ng day 1 na fry. Okay? So kulay brown po siya. Tapos kung mapapansin nyo, yung kanyang belly ay nandoon pa po yung kanyang pinag-itlogan. So hanggang sa maubos po yon yung kanyang yung laman ng kanyang belly, ng kanyang tiyan. Tapos mag-pre-swim na po yan. Yan. So pre-swim, matututo na po yung lumangoy sa ika-day 2 po nila. Okay? So kulay brown po ang kulay niya sa mga babago po na pisa na fry, sa mga wala pa pong idea, no. Tapos yan, steady lang po sila diyan sa floor.
Tapos sama-sama, dikit-dikit. Yan. So, ang ganda dito, 90% po yung nabuhay dito sa pangalawang tank po natin. Okay. So, yan, no? Sobrang liliit po nila. Na parang mga garapata ng aso. So, yan. Maliliksi naman po sila at magaganda. So, maganda kasi yung patubig po natin. So, dire-diretso lang po yung patubig natin. So, isang sikreto para maging maganda yung buhay ng inyong mga fry, para maging maliksi at healthy, ay sa tubig po. Patubig po ang sikreto. So, dapat may malinis po silang tubig palagi na napapalitan. Okay? Para kasi kapag napisa po kasi sila, ay yung lansa po ng pinagpisaan po nila ay lalabas po. Tapos yan, kung mapapansin nyo, kapag kayo'y maggagawa po nito, ay medyo malansa po yung amoy sa buong paligid po nito kapag sila po ay mapipisa na. Yan. So, dito naman po sa kabilang tank po natin, yan, ang nangyari po kasi dito, apat po yung nailagay ko dito na itlog ng babae. Yan, apat, isa-isa. So, anim yung babae na nagamit ko dito. Sabi ko nga, ay reject po yung anim kasi 12 po dapat lahat ito. So, tiga-apat po sana silang lahat. So, na-reject po yung anim. So, ito, apat po na female yung itlog na nailagay ko po dito. Kaya yan, ang dami po niya, no? So, ito, 90% din po yung hatching rate po nito o yung mga napisa po dito. So, yan, ganyan po sila kakapal. So, ito po, pansin ko, libo-libo po ito kung mabuhay po itong lahat. Okay? So, yan po. Pati dun sa mga gilid, oh, ang dami. Tapos, baguhin lang natin yung mode ng ilaw po natin para mas maliwanag. Okay? Yan, oh. Tapos, may, after 36 hours, kung mapapansin nyo, may mga kulay green pa rin po dyan na kulay na mga fry. So, ibig sabihin, bagong pisa pa lang po sila. So, after 36 hours, minsan umaabot po ng ganun bagong mapisa po yung mga itlog ng hito. Okay? So, yung kadalasan na po yun, yun, yung mga nahuhuling napipisa, sila yung mga nalilate ng napipisa, kadalasan sila po yung nagiging pagkain ng mga nauunang napipisa. Okay? So, yan o. Kung mapapansin nyo, talagang doon po sa tubo po na yon na kulay blue, doon po sa ilalim, nun madalas silang tumambay, madalas silang pumunta. After nilang umalis doon sa hatching tray po nila, bababa po sila ng tray, bababa po sila ng net, at pupunta po sila doon sa floor, at mag-i-steady po sila doon, madalas doon sa mga gilid-gilid, doon sa mga sulok-sulok. So yan, kagaya po nyan, yung kulay blue na pipe po na yan, nandun po sa ilalim, yung talagang tumpok-tumpok po yan. Talagang patong-patong po sila dyan. So, magkakapatong po sila dyan at tingin ko, libo-libo po ang aabutin po nito. Ito po yung sinasabi ko na kulay green, yun, yung nasa taas po na yun. So, yun po yung mga babagong pisa. Yan, no? Sobrang kapal, no? Okay? So, yun, yung kulay green po na yun na nasa taas. Yun po yung babagong pisa pala ang po. So, day 1 pa lang po ito at palagi po tayong mag-a-update. Palagi po akong magbibigay ng update. Day 1, day 2, hanggang sa lumaki po sila. Maging fingerlings, maging juvenile, yan, hanggang sa maibenta yan. I-update ko po kayo palagi dito sa ating video. Yan, kahit na kung ito man ay halimbawa sabihin natin na mag-crash, o halimbawa sabihin natin na mamatay po ito, i-update ko pa din po kayo. Okay? So ipapakita po natin lahat dito. So tignan natin kung ano yung mga magiging problema po natin na kakaharapin. Okay? So papakita ko din po sa inyo lahat ng mga nangyayari. Yan. So kung ito man po ay mag-crash, o kung ito man po ay mamatay, yan, sinasabi ko nga po sa inyo. Ang gagawin ko na po dito ay ibabayoplak ko na po ito kung ito man po ay mamatay. Yan. Pero sana naman wag naman po mamatay. Wag naman po mag-crash. Okay? So, yun nga, kung ito man ay magkaroon ng problema at diferensya, ililipat ko ito sa bioplak. Gagawin ko pong bioplak. Okay? So ituturo ko din po sa inyo yung bioplak. Oh, may idea din naman po ako diyan sa bioplak na 'yan, pati mga Rust Technology na 'yan. So hindi ko lang po binabanggit, ano?
So medyo magastos po kasi yung technology na yon. At dito muna tayo sa old, o dito naman muna tayo sa lumang katuruan patungkol dito sa pagpapalaki at pag-aalaga ng mga hito. So yung mga bioplac technology na yan, mga bago po yan, mga raso. May idea po ako dyan, may alam din po ako dyan. At hindi po lang po muna sinasabi sa inyo at tinuturo po sa inyo dahil medyo may kamahalan nga lang po yung ano po na yan, yung technology po na yan. So dito muna ako mag-i-stay, dito muna sa mga old ways yan na tinatawag. Okay? So yun po yung kuligrin, no? Yun, no? Yun, no? Yung mga babagong pisa po yan. Yan, so ipapakita ko po sa inyo lahat ng mga mangyayari po dito sa ating journey po na ito. Journey ng ating mga babagong pisa na mga fry po na ito. Okay? So muli ay nais ko magpasalamat dito sa ating Panginoon at Diyos na siyang nagbibigay ng buhay dito po sa ating mga pray po na ito, sa ating mga hito po na ito, na siya pong nag-aalaga at nagpapalaki. So ako, katiwala lang po dito ng Panginoong Diyos dito sa ibinigay niya sa akin na mga alagain. Okay? So muli, nagpapasalamat ako sa inyo din, at patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood dito sa aking mga video, at nawa ay may natututunan po kayo dito sa aking mga video. Yun. Muli ay nawa lahat po tayo ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos.